Christian. So kapag sinabi natin Christian, sino po ang tinutukoy natin? Tayo po, ang mga sumunod sa Ebanghelyo, tayo na nabautismuhan at tayo na nagkamit ng kaligtasan. Ang problema dito sa atin sa Pilipinas, kapag binanggit ninyo yung salitang Kristiyano, dito sa Pilipinas kasi, kapag hindi ka Muslim, anong tawag sa'yo? Kristiyano, ano po? Na kung titingnan natin, kung hindi natin lubos na nauunawaan ang itinuturo ng Biblia, maaari nating sabihin na, oo nga, kapag hindi nga Muslim, Kristiyano. Ano po? Pero ang itinuturo ng Biblia, para tayong matawag na Kristiyano, meron tayong mga bagay na dapat gawin. Ano po? So, kung titingnan natin mga kapatid, ang mga nakasulat sa Biblia, tatlong beses lamang natin mababasa yung salitan Christian or Kristiyano. Sa Acts chapter 11 verse 26, Acts chapter 26 verse 28, and 1 Peter chapter 4 verse 16. Sa 11:26 ng Acts, sabi ron, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Meron diyang binabanggit na sinasabi, sino yung mga tinawag na Christians? Sabi dito, yung mga disciples or yung mga alagad ang tinawag na mga Kristiyano. Now, kapag tayo pinag-aralan natin, sino nga ba yung mga disciples na yan? Sino yung mga alagad na yan? Di ba, mabasa natin sa Matthew chapter 28, sabi niya, make disciples. Di ba? Gumawa tayo ng mga at tinatawag na disciples na ang tinutukoy, walang iba kung hindi yung mga tagasunod ng ating Panginoong si Jesus Cristo. So, ang ibig sabihin, yung mga tinawag ng mga Kristiyano rito ay yung mga alagad ng ating Panginoon. Yung mga sumusunod sa ating Panginoong si Jesus. So hindi po pala basta-basta. Kinakailangan para matawag tayo Kristiyano, kailangan sumusunod tayo sa pinag-uutos ng ating Panginoong si Jesus Cristo. And dito sa Acts chapter 26 verse 28, sabi ni Agrippa kay Paul, and Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to become a Christian. Ito yung pagkakataon na itong si Agrippa, pinakinggan niya yung depensa ni Paul. Diba? Kasi itong si Pablo, nakakulong. And, nagbigay ng appeal si Pablo. So, nasa isip ni Agrippa, gusto kong malaman kung bakit nga ba ipinakulong niya itong mga bitong tao. Sa halip na depensa ni Pablo yung kanyang sarili, anong ginawa ni Pablo? Ipinangaral niya patungkol sa ating Panginoon si Jesus Cristo. Ipinangaral niya kay Agrippa kung paano habang siya ay papunta sa Damascus, nagpakita sa atin sa daan sa kanya ang ating Panginoon si Jesus Cristo. Na kung saan, doon, nabautismuhan itong si Pablo. And habang itinuturo ni Pablo yon kay Agrippa, naintindihan ni Agrippa na kinakailangan niya rin maging Kristiyano. Kinakailangan niya rin sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon upang sa ganun magkaroon siya ng kaligtasan. Kaya lang ayaw ni Agrippa dahil kapag siya'y sumunod, ano mangyayari sa kanya? Baka mapatalsik siya bilang hari. Kaya ang sabi nga ni Agrippa sa kanya, you almost persuade me to become a Christian. Kailangan niya maging tagasunod ni Jesus Cristo para sa maging Kristiyano. Kaya lang meron nga pumipigil sa kanya. And in 1 Peter chapter 4 verse 16, sabi niya, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Dito naman, sinasabi ni Pedro na tayo, na mga Kristiyano, meron tayong pagdaraan ng pagsubok. Sino pong wala pong pinagdaan ng pagsubok sa atin? Meron ano po? Pero kung tayo pagdadaan sa mga pagsubok, eh huwag po natin ikahiya na tayo po'y sinusubok dahil tayo'y mga Kristiyano. Na kapag tayo na
napapasok doon sa mga pagkakataong sinusubok po tayo, huwag nating sisihin ng Diyos. Huwag nating sabihin ang hirap pala maging Kristiyano. Sa halip, kapag sinubok tayo, sabi niya, we glorify God. Ipakita natin na tayo tunay na Kristiyano na tagasunod ni Kristo sa hirap man o sa ginawa. So, tatlong pagkakato na mababasa natin yung salitang Kristiyano dito sa loob ng Biblia. Pero sino nga ba yung mga Christians na yan? Tingnan natin. A Christian is, una, a new creator in Christ. So, titignan po natin kung anong ibig sabihin. Sabi niya, new creator in bagong nilalang kay Kristo. Kung saan natin sa John chapter 3, verse 3 hanggang 5. Sinadya ko po na hindi isulat dyan yung mga versikulo para matuto po tayo na magumuklat ng ating mga Biblia. John chapter 3, verse 3 hanggang 5, sabi po rito, versikulo 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So, anong sabi riyan? Kailangan nating ma-born again. Anong klase born again? Diba? Ang sinasabi dyan, para tayo ay matawag na bagong nilalang o Kristiyano, kailangan maipanganak muli. Diba? Ang tanong ni Nicodemo, matanda na ako. Paano kung may ipapanganak muli? Pagbalik ba ako doon sa nilabasan ko? Pagbalik ko roon, ipapanganak muli ako ng nanay ko? Ganun ba yung sinasabi roon na may ipanganak muli? So sa paanong paraan? Ano sabi ni Jesus? Kailangan may ipanganak sa tubig at sa spirito. So anong pinag-uusapan natin dyan? Pinag-uusapan natin yung diba? Ano ba kuto sa atin? Mark 16:16. Sino mang sumampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Nakapag tayo nabautismuan sa unang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17, ano pong sabi riyan? Buksan po natin. Unang Korinto 5:17. Sabi niya sa 5:17, or 5:7, siguro ginahanto kung gumawa yan. Dali ha, ginahanto kung gumawa yan. Second Corinthians yata yan. Second Corinthians 5:17. So Second Corinthians po yan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, sabi niya, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kapag tayo na kay Kristo, kapag tayo naging tagasunod ni Kristo, naging, sabi nga natin, disciple, sa pamamagitan ng baptism na mababasa natin sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20, ang sabi niya, kapag tayo naging alagad, kapag tayo naging mga tao ng ating Panginoong Jesus, tayo nagiging mga bago. Mga bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Dahil yung lumang pagkatao natin na makasalanan, inililibing na natin sa pamamagitan ng bautismo na mababasa natin sa Roma 6, 3 hanggang 4.
Di ba? Sa pamamagitan ng bautismo, kalapit tayo sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng ating Panginoong si Jesus Cristo. Kaya nung tayo iniangat na sa tubig, nahugasan, hindi ng tubig, nahugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesus Cristo yung ating mga kasalanan, ibinaon na natin yung dating masamang pagkatao natin, at nung tayo naiangat sa tubig, mga bagong tao na tayo. So di na yung mga kapatid, tayo mga Kristiyano, mga bagong nilalang, babalikan pa ba natin yung dati nating pagkatao? Ngayong binago na tayo ng Diyos, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan, babalik pa ba tayo ron? Alam natin lahat na yung dating katauhan natin na makasalanan, saan di diretso? Diretso sa impyerno. Pero dahil nabautismuhan tayo, hindi na tayo pupunta sa impyerno, nagkabit na tayo ng kaligtasan, pupunta na tayo sa langit. Kaya huwag na po natin balikan yung dati nating pagkatao. Dahil ang mga Kristiyano, sila'y mga bagong nilalang kay Kristo. Bukod doon, sabi niya, yung mga Kristiyano, a Christian is member of the body. Ano po? Diba? Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 20, ano po natin? Sabi niya dito, datapat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. So, ang tinatanong ng iba, ano yung binabanggit mo dyan na katawan? Brother Jero. Diba? Ano nga ba yung katawan dyan? Punta tayo sa Efeso, Kapitulo 1, 22 hanggang 23. Tingnan nga natin kung ano yung binabanggit nating katawan. Sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 23, sabi niya, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. So makikita ninyo, sabi niya rito, sa yung pangulo ng iglesia, na siyang, yung iglesia, ay siyang katawan ng ating Panginoong si Jesus Cristo. Diba? Tayo, ng mga kapatid, magkakapatid tayo, mga Kristiyano, tayo ay mga sangkap. Di po ba? Mga members tayo. Tayo yung mga sangkap na bumubuo sa katawan, na yung katawan ay siyang iglesia ng ating Panginoong si Jesus Cristo. So, sino po tayo? Ano po tayo? Mga Kristiyano na bumubuo sa iglesia ng ating Panginoon. Kapag wala po tayo, may iglesia ng Panginoon. Kaya po, tayo po yung bumubuo dyan. Tayo po yung sangka at ang ulo po natin, sino po? Ang ulo ng iglesia ay hindi po si Brother Jerome. Ang sabi niyo si Brother Jerome, wala po. Ang ulo po ng ating iglesia, walang iba kung si Jesus. Hindi po tao. Wala po tayong tao na pangulo. Dahil ang tunay na pangulo ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo, sapagkat si Kristo ang nagtatag ng kanyang iglesia. Ano po? So tayo mga Kristiyano nakasabi ng katawan ng ating Panginoong si Jesus Kristo. Again, bukod doon, tayo rin po ay mga Kristiyano na nabubuhay sa panibagong buhay. So what is a Christian? Sabi natin, a Christian is living the new life. Ano pong ibig natin sabihin? Basahin po natin para mas maunawaan natin. Kolosa, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 9. Sabi niya dito, kung kayo ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas
na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sinong kausap ni Pablo rito? Yung mga Kristiyano sa Kulosa. Na sinasabi ni Pablo, kayo ng mga Kristiyano sa Kulosa, tandaan ninyo, muli kayong binuhay sa pumamagitan ng ano? Diba? Sa pumamagitan ng bautismo, kalakip tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung tayo muling binuhay, tayo nililinis sa ating mga kasalanan at tayo binigyan ng pag-asang magkaroon ng kaligtasan. Ang sinasabi ni Pablo, ay dahil mga bagong nilalang na kayo, hindi na kayo makasalanan, ano nang hahanapin natin? Sabi niya, hanapin nga ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi na tayo mag-focus masyado doon sa mga bagay na naririto sa lupa, instead ang focus natin yung mga bagay na nasa itaas, kung paano natin makagamit yung mga bagay na nandoon. Ano po, patuloy natin. Sabi niya, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabo ng lupa. So sabi niya, ilagak ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa. Ito po'y patungko sa ating pananampalataya. Ano po? Pagdating sa ating pananampalataya, anong mas priority natin? Yung mga bagay na nasa langit o nasa itaas, yung mga bagay sa ibabaw ng lupa. Diba? May mga pagkakataon na bilang mga Kristiyano, naiipit tayo sa gitna. Yung iba mas pinipili yung mga bagay sa lupa dahil akala natin yung mga bagay na nasa lupa ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. Oo, magbibigay nga ng kaligayahan sa ibabaw ng lupa. Kaya lang ang nangyayari dyan, nananakaw yan, nawawala yan, nasisira yan. Pero yung mga bagay na nasa itaas, ano meron doon? Yun yung pangabang buhay na kakampit po natin. So ang pinapakita rito, dati, nung tayo mga luma, yung luma natin, luma na pagkatao, ang focus natin noon is sa libutan. Diba? Pero ngayon nabubuhay na tayo sa bagong pagkatao, dapat ang focus natin is spiritual. Yung spiritual, focus natin is diba? Yun ang iniisip dapat natin kung paano tayo makakapasok sa langit. Patuloy natin, sabi niya, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Ayan na naman yun. Romans chapter 6 verse 3 and 4. Galatians chapter 3 verse 27, sabi roon, tagamos yun na bautisaran kay Kristo, ingawos yun ni Kristo. Ibinihis natin si Kristo, 2:20 ng Galatians sinasabi, ang nabubuhay na sa ating katauhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong si Kristo. Di ko ba? Again, sabi niya, pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So yung mga gawain dito sa ibabaw ng lupa, anong sabing gagawin natin? Patayin. O di kaya, alisin na natin sa ating sistema. Huwag na natin gagawin. Dahil kapag ginawa natin ang sabi sa verse 6, na dahil sa mga bagay na yan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng magsuway. Gusto niyong magalit ang Diyos sa inyo? Kapag nagalit ang Diyos sa atin, saan tayo pupunta? Mahalit tayo pumunta sa impyerno. Ano po? Yung sabi niya sa verse 7, na inyo rin nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Remember, nung hindi pa tayo Kristiyano, nung lumang pagkatao pa lang natin, makasalanan,
ginagawa natin yung mga bagay na yun, tama hindi? Di ba? Nagsasalita tayo ng masama, meron tayong iba't ibang mga bisyo, sakin tayo noon. Pero ngayong Kristiyano na tayo, ginagawa ko ba? Ay hindi na. Ang sinasabi nila ni Pablo, dati yung nilakaran yan. Pero hindi na, binago na kayo ng Diyos. Kaya ang kinakailangan na mag-focus na tayo sa pagtingin natin sa itaas. Diba? Na ang sabi niya sa verse 8, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, pag-iinala, panunungayaw, mga salitang kahali-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga gugulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. So remember ang sabi niya, eto, hinubad na natin. Hindi na tayo lumang tao. Hindi na po tayo makasalanan. Tayo mga Kristiyano na nabubuhay, meron na tayo bago buhay. Malinis na po tayo. Ligtas na tayo. Hindi na tayo itong mga dating tao na to na gumagawa na kasalanan o ng kamunduhan. Ano po? So kapag tinanong tayo, sino yung mga Kristiyano? Kami yung mga Kristiyano, yung mga meron ng panibagong buhay na ibinigay ng Diyos sa amin. Again, what is a Christian? A Christian is living by a new standard. Ngayon, ano naman? Living by a new standard. Tingnan natin, Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews 4:15, sabi niya rito, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So sabi niya, living by a new standard. Noong unang panahon, sa basa lumang tipan, meron tinatawag na high priest. Yung mga high priest, sila yung mga nag-aalay. Diba? Nag-aalay ng animal sacrifices upang sa ganun, yung mga kasalanan ng mga tao mag-o-offer ng sacrifices is mapapatawad. Merong tabernacle noon, meron yung holy place and most holy place. Na ang nakakapasok lang doon sa loob ng most holy place, yung mga high priest, para ialay yung mga sacrifices ng mga tao. Kaya lang, nung panahon na yon, yung high priest, kapag papasok sila sa most holy place, kinakailangan may kadena yung paa nila. Bakit? Bakit may kadena? Yung kadena, nandun sa labas yung isang dulo, and pagpasok nila, kasi minsan, may mga high priest na pumapasok sa most holy place na hindi karapat-dapat. Kapag sila hindi karapat-dapat o may kasalanan, ano mangyayari sa kanila doon pagpasok nila? Agad-agad, namamatay sila. At kapag sila'y namatay doon, anong gagawin? Ihilahin na lang yung kadena para mailabas yung kanilang katawan. Diba? So, pinapakita ko, noon, Old Testament, yung high priest, kagaya rin natin na nagkakasala. Diba? Pero ngayon, New Testament, meron din tayong bagong high priest. Ang bagong high priest natin, walang iba kundi si Jesus. Diba? Itong si Jesus, na alam niya yung ating mga kahinaan, nakipamuhay sa atin, alam niya na tayo rin ay marunong magkasala. Kaya ang pagkakaiba, sabi niya, bagong standard, yung ating high priest na si Jesus, nagkasala o hindi? So kung hindi siya nagkasala, malinis siya, sa dalawa, sinong mas makapagliligtas sa atin? Sino mas makapagpapatawad ng ating mga kasalanan? Sino mas karapat-dapat na maging alay upang magkaroon tayo ng kaligtasan? Di ba, yung ating Panginoon, na ibinigay niya yung kanyang sariling buhay,
Bagamat walang kasalanan sa inyong parusahan na ipako sa krus, para saan? Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So ano yung bagong standard? Ang nai-offer natin, yung high priest, nag-o-offer ng animal sacrifices para mahugasan yung kasalanan ng mga tao. Ngayon, ang nai-offer si Jesus mismo, yung ating high priest, yung dugo niya mismo na umagos, yung buhay niya mismo ang nai-offer para magkaroon tayo ng kaligtasan, mahugasan yung ating mga kasalanan. Yung bagong standard na yan, yung nai-offer, wala pong kasalanan. Ano po? And sino pa po yung mga Christians? A Christian is citizen in the kingdom. Pag sinabing citizen, yun yung mga mamamayan. Pag sinabing mamamayan, sila yung mga nakatira sa kaharian. Ano po? Basahin po natin. Colossians chapter 3. Chapter 1 po pala. Colossians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Verse 13 sabi niya, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So sabi niya, mula sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. Ano yung kaharian? Mababasa natin sa Matthew chapter 16 verse 18 hanggang 19 na yung kingdom, ang tinutukoy din dyan ay walang iba kundi yung iglesia ng ating Panginoong si Jesus Cristo. So buhat sa kasalanan, buhat sa kadiliman, nung tayo nabautismuhan, anong ginawa sa atin? Sabi niya, buhat sa kadiliman, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. Tama po mali. Sabi niya sa Acts 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Lahat ng mga ligtas, idinagdag ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Ngayong iglesia ay walang iba kundi yung kaharian din ng ating Panginoon. At kung tayo na idagdag sa kaharian ng ating Panginoon, tayo ngayon ay mga mamamayan ng kaharian. Tayo ay citizen. Tayo ay may karapatan sa loob ng ating, sa loob ng iglesia ng ating Panginoong si Jesus Cristo. At bilang mamamayan, sinong ililigtas ng hari? Iba-iba ng mamamayan? Parang sabi mo nga, dito sa Pilipinas, sinong presidente natin? Diba? Ang presidente natin si Marcos. So ang nasa isip ni Marcos bilang presidente natin is yung kapakanan ng bawat isa sa atin. Kapag meron nangyayari sa atin, protection para sa bawat isa sa atin. Ngayon din yan, kahit na idagdag sa iglesia ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, ang ating hari, ang kanyang gagawin is protektahan at iligtas ang bawat isa sa atin. Yan po yun. Next, a Christian is a branch in Christ or the vine. Diba? Buksan po natin. John chapter 15, verse 5. In verse 5, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So sabi diyan, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga sanga ni Kristo. Alam niyo po ba yung ubas? Saan namumunga ang ubas? Di ba sa mga sanga? Ang nangyayari doon, yung mga ubas na yon, kapag malapit ng kapag namumunga, tinitignan nila kung alin sa mga sanga ang hindi namumunga. Ang ginagawa nila kapag hindi namumunga yung sanga,
pinuputo nila yung sanga. Para lang sa ganon, meron tumubo na ibang sanga at yung bagong sanga na tutubo, maaaring yun ay mag-produce na ng bunga. Diba? Nililinis nila yun. Ibig sabihin, anong silbi ng sanga kung wala ang bunga? Ay dapat pinuputol. Sinasabi rin, tayo rin, si Jesus yung puno at tayo ang sanga. Kung hindi naman tayo nagbubunga, anong gagawin sa atin? Puputulin tayo. Yung pinuto na sanga, saan dinadala? Ginagawang panggato. Parang hirap, no? Hindi tayo nagbubunga, hindi tayo nagproproduce, wala tayong ginagawa para sa ganun lumaganap ang karya ng ating Panginoon, ang gagawin, hindi naman nagbubunga si Jerome, tanggalin mo na lang siya. Maliligtas pa ba ako? Ang isang sanga, kapag hindi na nakadikit sa puno, may buhay pa? Namamatay na. So, ibig sabihin, tayo ay mga sanga na nakadikit sa ating Panginoong si Jesu Kristo. So, bilang Kristiyano, kinakailangan manatili tayo nakadikit kay Kristo and manatili tayo mag-produce ng bunga para tayo hindi patuloy at hindi maitapon sa impyerno. Ano po? Next, sabi niya, a Christian is hoping for a grand hope. So po yan, grand hope. Hindi ba dito rin sa Pilipinas? Dito sa ibabaw pala ng mundo, ibig ko sabihin, dumating din sa buhay natin na nangarap tayong magkaroon ng malaking bahay. Sino hindi nangarap na magkaroon ng malaking bahay? Nangarap ako magkaroon ng bahay na kung saan yung bahay ko merong swimming pool sa loob. Diba? Natupad naman. Nung mga nakaraang taon, kapag umuulan, tumutulo yung bubong namin, bumabasa sa kwarto, parang may swimming pool sa kwarto namin. Pero nangarap din tayo ng magandang bahay, malaking bahay, na kung saan komportable tayo, na kompleto na appliances. Pero yung mga bahay na yon na pangarap natin, masisira hindi. Kapag tayo namatay, madadala natin sa pupuntahan natin, hindi. Hindi ano po. Pag po sabi natin, tayo naman na mga Kristiyano, meron din tayong pangarap na isang tahanan. Pero hindi tahanan dito sa ibabaw ng lupa na nasisira na hindi natin kayang dalhin sa pupuntahan natin. Ang pangarap nating tahanan ay yung titirhan natin sa langit. Hindi na nga, kung nangangarap tayong magkaroon ng tahanan sa langit, tingnan yung ginawa ng ating Panginoon in John chapter 14, verse 1 to 3. Sabi niya, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Kaya, nandun na si Jesus, nasa langit, ipinaghahanda tayo ng ating kalalagyan. Gusto niyo ng kalalagyan na yun? Ayaw niyo? Ako gusto ko. Ang maganda ron, ang naghahanda ng kalalagyan natin, walang iba kundi yung ating tagapagligtas. So kung yung ating Diyos ang naghahanda ng kalalagyan natin, sa tingin niyo, anong klaseng kalalagyan ang piniprepare niya para sa atin? Kalalagyan na masisira? Magandang kalalagyan o pangit na kalalagyan? Ako piniwala kung magandang kalalagyan. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos, kung babalik tayo sa creation, mula day 1 hanggang day 6, hanggang sa nagpahinga sa day 7, may pangit ba siyang nilalang? Di ba? Wala siyang pangit na nilalang. Ang napaganda, ipinaghahanda tayo ng kalalagyan natin. At sabi niya, sa kanyang pagbalik, kukunin niya na tayo upang sa ganun kung saan naroon siya, mapupunta rin po tayo. So, sino po yung mga Kristiyano? Yung mga Kristiyano po, sila po yung mga bagong nilalang kay Kristo. Hindi na po tayo yung dating makasalanan.
bagong nilalang na tayo, nilinis na tayo. Tayo po ay kasabi ng katawan. O tayo po ang pumupo sa iglesia ng ating Panginoong si Jesus Cristo. Diba? And tayo rin po, sabi niya, nagbubuhay tayo ng may bagong buhay. Hindi na tayo makasalanan. Bagong buhay na tayo, nilinis na tayo. And nagbubuhay tayo dahil doon sa bagong standard na naibigay sa atin. Yung bagong standard, yung nag-offer ng kanyang dugo para maugasan yung mga kasalanan natin, walang iba kundi si Jesus na hindi kailanman nagkasala. Ang sabi natin, tayo ay mga mamamayan ng kaharian ng Diyos na walang iba kundi yung iglesia rin ng ating Panginoong si Jesus Cristo. Tayo rin po ay mga brats ni Kristo, mga sanga ni Kristo na kinakailangan laging nakadikit sa Kanya at laging nagpuproduce ng bunga. Dahil kapag hindi tayo nagproduce ng bunga, putulin po tayo. Ang sabi rin, tayo rin po ng mga Kristiyano ay mga nilalang na umaasa na makakauwi po sa langit. Pero kung tayo po'y magkakasala, tayo po'y magkakamali, makakauwi pa po ba tayo sa langit? Hindi po, ano po. Kaya po kinakailangan na manatili tayong Kristiyano na tapat na naglilingkod sa ating Diyos. Meron pa po yan kasunod, pero yung kasunod niya, susunod na po yun, mga kapatid. Iiwan ko lang po sa inyo ito para nang sa ganun, mas ma-digest natin, mas maiwan sa isip natin kung sino nga pa tayo bilang mga Kristiyano. Maganda umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Diretso po tayo sa ating